Kaya natutula ako dati sa mga kabataan din. Sa kanila rin ako nakabili ng ibon. Kaya lang yung nabili ko, Fairview lang, hindi naman umuwi. Tinuro din nila sa akin kung saan kukuha ng ibon. Tinamahan nila ako sa Bagong Silang. Yung mga nag-champion dati sa NRPC, si ang pangalan nun, si Boy Oliva, si Pastor Joy, Joy Loop, si Adit Colitoy, sila Dondon Castro. Tapos may nakuha ko isang ibon kay Marvin Rojas. Yung naging ibon na nakuha ko sa kanila, unang lipad ko lang, noong araw sa Luzon, sa Bulacan, Luzon Racing Pigeon, nakaswerte naman ako nakakuha ng magandang ibon. Awa na Diyos ka, naglaro ako ng unang lipad ko sa Luzon, Luzon Racing Pigeon Club sa Bulacan. Sinuwerte naman, nag-overall champion yung ibon kong unang nilipad ko, lahat ng lap, nag-lap winner yung ibon ko. Doon ako nakilala, nung nag-champion ako, marami ng taong nagpupunta rin sa bahay noong araw, pero puro taga dito, sa Minabalit, taga May, taga Maynila, bigla sumusulpot. Nagtatanong ng ibon kung nagbebenta daw ako, ganun-ganun. Nagsunod-sunod na yung panalo ko. Yung club sa Bagong Silang, yung Bagong Silang Racing Pigeon Club, kay Sir GC. Diyan ako naglalaro nung araw. Nananalo na ako palagi dyan sa Bagong Silang nung araw. Johnson Hormans ang ginagamit ko. Puro yung line na yan, yung itim. Coordinator ako ng NSPC ngayon kay Boss Norman T. May loading station ako dito sa lugar namin. Ang pangalan ay Rolling Hills Novaliches Loading Station. Dito nagtitraining lahat ng mga player dito, yung mga kandito pumupunta sa akin. Mga taga Quezon City, may mga taga Bermeo, mga taga Bulacan, may bandang bayan na yan. Dito na sila naglo-load sa akin. Pag may training, saka may derby, dito. Dito rin sila kumuha ng ring sa akin. Yung mga nire-release namin ring, dito sila kumukuha sa akin, mga taga dito. Year 2000, nag-start ako maglaro. Ang club lang dito ay Bagong Silang, yung Luzon Racing Pigeon, saka sa bayan sa Novaliches, may dalawang small club dyan na nagpapalaro. Yun lang. Eh ngayon, kada isang lugar lang, Bagong Silang, lima ata ang club dyan. Oh, may mga truck din, ha? May mga sasakyan. Sa Bulacan, dito lang sa San Jose, may club din dyan. Sa bayan, ilan ang club dyan na sa bayan na itinayo ngayon. Fairview, may mga club dyan. Dito lang sa atin, ha? Noong araw, wala lahat yan. Fairview, walang club. Walang... Kaya, hindi lang 50%, 75% ang in-increase ng racing pigeon na ako, Pilipina. Ultimo probinsyang maliliit, may club. Maraming nag-acquire sa akin ng ibon na taga Marawi. Namili sa akin ng ibon. Napanood nila ako sa YouTube, yung unang mga nag-vlog sa akin, tapos nag-message sa akin, Sir, pwede ba maka-acquire ng ibon? Kaya mga ibon ko, mayroon sa Marawi. Nakarating ng Marawi yung mga ibon ko dyan. Ito mo, edad ko ngayon, 63 years old now. Hindi iba, di naniniwala na edad ko. Ganito na sabi, lakas pa ni Kuya Ding, 63 years old na. Grabe pa lakas. Nakakapagpasigla ng katawan ko ang pag-iibon. Lalo pag nakikita mo yung ibon mo, umuwi, nananalo, lalong napakaganda ng pakiranda, napakasarap. Paggali na ng karera, abang-abang ka na ganyan. Tapos mag-clock ka, pagbukas mo ng clocking, number one yung pangalan mo sa clock, nag-top one ka. Panalo ka ng mga pooling, lahat ng pooling. Yung pooling lahat, side bit lahat, nakakuha mo yung panalo. Hindi ka, saya. Yung ibon ko, pag naglalaro ko, pampuling siya, tapos pang overallan din siya. Hindi ako naglalaro ng pampuling-puling lang siya, hindi ako, no. Yung pag nilaro ko siya pampuling, dire-diretso yung kasama na sa overallan yun, sa derby. Yun. Yung mga bata nag-i-street pride, puro player ko ngayon yun, dito naglo-loading, mga player ng NSPC yun. Kasi pag alaga lahat sila ng ibon, may mga alagang ibon lahat yun. May mga edad na rin sila ngayon, mga 30 plus na mga edad. Ang edad ngayon, nung araw, mga 15 years old, ngayon, magiging 30 na mga edad. Eh. Ako ang kanila, akong idol nila eh. Balik ko eh. Unang lipad ko ng balik ako mag-ibon, nakakuha ako ng ibon kay Pastor Adit Colitoy, si Joy Loop. Eh, kasi kaibigan ko nga yun eh. Dati tumigil din mag-ibon yun. Sabi niya, babalik ka ba mag-ibon ulit din? Sabi niya, kakuha nga Pastor. Di, sabi sa akin, sige, pasyalan mo ako sa bahay. Di, pinunta ako sa bahay niya. Bah, sabi ko, Pastor, mayroon ko malaka ako mga ibon na uli ah. May mga itim ka dyan, may mga breeder. Sabi ko, gusto mo? Sabi sa akin. Sabi ko, bigyan mo ba ako? Sige, sabi niya, magturo ka dyan. Di, may mga naka-bridge siya, itim, checkered. Johnson ganun eh, Johnson Hormas eh. Ito pastor. Bigyan mo ko, nakakuha ko sa kanya ng limang ibon. Ibinigay niya sa akin. Lilipad ko yun.
Yung isa doon, yung itim na hindi naman siya sabihing velvet eh, batay dark ang kulay niya na kuan henyon. Nilipad ko siya ng tinesting ko nga dahil unang balik ko naglaro ako sa NFC. Yung Novaliches Panthers Club. Yung ibon na pa-champion ko siya ng Port Overall Champion tapos solo, hindi ko alam kung solo clocker siya o solo winner siya ng Kalbayog Samar. Kaya nag-champion yung ibon. Yun ang unang lipad ko pagbalik ko. Yung next mate niya, nilipad ko rin. Ang problema, disgrasyahin yung barako, yung kapatid niya. Dumating sa akin na Ligaspi, biyak ang dibdib. O, nahinto na siya ng race. Hindi ko siya tinahiko. Tapos, hindi, napahinga na siya. Pagdating ng North Race ulit, nilipad ko na naman yun, yung next mate. Naka-Nueva Vizcaya, hindi ko alam kung saan galing lugar, kung Santa Fe o Solano. Dumating dito, bali naman ang paa. O, bali, di paa naman ang bali sa kanya. Dumating dito, pipili-pili na gano'n, gaganong-ganong yung paa. Hindi ko na naman naituloy na i-race. Hanggang sa nabili sa akin nung kapitbahay ko dito, nandiyan sa kabila lang, yung Wilder's Loop. Nakikita na mapapanood mo, pag may vlog din yun, ang nagbablog siya, ang pangalan niya ginagamit. Wilder's Loop, nasa Saudi siya nung panahon na yun. Binili niya sa akin, hinulugulugan niya. Sabi niya, kuwiding, biling ko na lang yung kapatid ni Champion. Sabi niya, hulugulugan ko na lang sa'yo. Sabi niya, napunta sa kanya. Ang speed ng Black Hormans, speed bird talaga siya, speed dong siya. Hindi bumababa ng kanya ng 1,100 plus ang speed niya ng kada lipad. Hindi siya nag-speed niya ng 900, 800, walang. Puro 1,000 plus ang lipad niya. Yun sa amin, ha? Yung sa amin, pag nai-race ko sila, ganun. Kahit kalapastor, ganun din. Taka yung iba nakakakuha sa amin ng mga Black Hormans, ganun talaga nagiging speed ng ibon. Pumapasok sa gagad, hindi pasaway. Hindi pasaway yung ibon pag dumating galing na race. Kaya nga nananalo ng pooling, pati pooling makakapanalo ko eh. Kasi mabilis silang pumasok, tapos hindi sila mailap eh. Ang inakay yun, medyo pasaway sa pag inakay. Kasi lumilipad ka agad eh. Pag nilabas mo sila at hindi mo misado, pumipilantik ka agad sila na lipad, malalakas sa loob eh. Ang mga black, malalakas sa loob nila. Pag hindi mo kang, pag takaw walain pag inakay. Pag hindi mo sila naturuan ng maayos, pumipilantik ka agad sila. Mga kwan sila, ang tawag nila ganun, mga mainit ang katawan nila eh. Mga daling agresibo sila eh. Madali silang matatapang o lalakas sa loob. Pumipilantik sila lahat. Bata pa lang sila, wag nilalagay ko dyan. Pag once nagaling sa breeding at inalis ko na, hiniwalay ko na, ilalagay ko lang sa, dito sa flyer slope. Mga isang linggo lang dito, ilalabas ko na yan. Ilalabas ko na sila. Bahala na sila. Dapatong ko lang dito sa babaw nito. Painumin ko, pupunuin ko lang yung butsin nila. Kasi naglalabas ako. Ganito, tanghalin tapat. Mga 12 ng tanghali, alawang galaw ng tanghali. Doon ako naglalabas ng mga young bird na inakay. Kasi mainit eh. Tapos pinupuno ko ang butsin nila na tubig. Kung mukha ko ng pump, pupunuin ko yan sa loob. Pupunuin ko yan. Malaki-malaki, mabigat. Dapat ako ipapatong dyan. Para aangat sila. Makita nila, bababa ka agad eh. Pag-angat nila, baba. Ganun. Saka naglalabas ako, marami sila. Hindi ako naglalabas pa isa-isa. Mga lima. Nilalagay ko ng tape. May marking ako sa kanila, yung kulay, color coding. Para pag nilabas ko tong araw na to, bukas, iiba naman. O, lalagay ko ng tape, ibang kulay naman. Para alam ko yung everyday na nilalabas kong ibong, kung sino-sino yun. Hindi yung lumilipad na pala. Naisama ko yung hindi pa lumilipad. Tangay na. Baka hindi makabalik yun. Ako, yung sistema ko sa kanila, sa umaga, palalabas yung, hindi ako nagpapakain. Pag pinalipad ko sila, pagbaba, kung kakalampagin ko lang yung meron kong galon na may pins eh, kakalampagin ko lang yan, tataktakin ko lang ganun, tak-tak-tak-tak ako, pasok-pasok, maglalagay na ako ng patukay, isa-isa na matututo sila, isa-isa na ako nagpapakain. Saka ako maglalagay ng tubig, ganun ang ginagawa ko. Pero hindi kaagad nilalagay ko ng tubig, 10-15 minutes na pag pumasok sila, nandiyan na sa loob yan. Bago lang ako maglalagay ng mga tubig nila, mga patuka nila, para yung iwas sipon, katao, di ba, mga manok, pag sobrang ng kwan, sisiponin. Ganun ang ginagawa ko sa kanila. Sa training, actually, pag north, nagse-self-toss lang ako, hanggang dyan lang siguro sa north sa garay. Napapahagis lang ako sa mga kaibigan ko dyan, imutol mo yan. Pero pagka derby na, hindi na ako nakakapag-kwan eh, nakakapag-mid-toss eh. Puro dito lang, pagdating ng ibon, kaya nga, Lunes, hindi pa ako nagpapaluplay niyan, pahinga pa rin sila.
Martes lang ulit ako mag-uumpisa. Puro ko lang ako, loop-fly lang ako. Hindi ko na nakakakuan, hindi ko na nasikasong magpa-midtos eh. Bata, ilabas ko sila, paliparin ko. Pag bumaba, pahinga konti, pakainin ko sila. Painumin ko ng electrolytes, yung pang-maintenance nila. Open loop siya? Nakabukas lang siya dyan. Kung sa lumipad, bumaba, ganun lang ako. Hindi ko sila pino-force flight, yung mga force flight na... Hindi ko sila pino-force flight. Yung iba, talagang sagana sa midtos eh. Ang number one ang iniiwasan ko, baka madisgrasya ibon. Kasi naka-entry sa DRB, lalo kung contender ka, i-midtos mo, mami, nadisgrasya sa lipad. Lalo nang wala. Kaya ginagawa ko, dito na lang ako nagpapara-loop line na lang. Ganun ang ginagawa ko. May karera at wala, yun ang pagkain nila. Kasi hindi kaya nila iba, sabi nila, pag during list, saka mo pangakainin mo sa sarap, di ba? O hihina yung ibon mo. Hindi, ako, nakamente na yung ibon ko sa kanila. Yung pahinga at hindi pahinga, may karera at hindi pahinga, yung kondisyon yung ibon, yung pagkain ko sa kanila, permission. Yun, wala akong binabago, karera at hindi. Kahit na nakapahinga yan ng walang karera, luplay. Yung sistema kong ginagamit, yun at yun, walang binabago doon. Pati patokan nila, yung mga ginala, dinadagdag kong buto, mga small seed na mga, nandun nakasama yan palagi sa pagkain nila. Medyo mahal lang ang gastos. Ang isang sako sa akin, 4 to 5 days lang. Ang isang sakong pigs ko. Mas malakas ba sila kumain kaysa sa atin? Oo, 4 to 5 days, isang sakong pigs ang kuhan ko. Ang ibon ko, kasi isang kain nila mula dun, 2 kilos eh. Para yung isang ganun, isang puno, mula sa breeder ko. Saka sa, kung ano pagkain ng breeder ko, lahat niya nandun, prior ko yun din ang pagkain, parehas lang. Ang mapapayo ko lang doon sa mga newbie na gusto mag-ibon, ang number one, mag-acquire kayo ng ibon doon sa talagang mga panser na nagre-race. Hindi yung bibili kayo ng ibon na kung saan-saan tabi-tabi lang, na hindi naman nagre-race, magbibili nyo, mahal pa. Sa talaga legit na panser, tapos kumuha kayo ng bloodline na maganda, yung makita naman yung kung may record, na talaga lumilipad ng malayo yung ibon. Pagka may ginamit kang gamot, huwag pa iba-ibang gamot ang gagamitin mo. Kunyari, may product ang ginamit na ito, subukan mo muna, ito muna gamitin mo. Mula sa umpisa, hanggang sa matapos sa race, huwag yung every week. Pag may nagturo sa'yo na ito, maganda isubo to, isubo mo sa ibon to, gamitin mo to. Sunod na linggo na naman, itong gamitin mo. Hindi maganda yun, lalo hindi uwi ibon mo. Ay ako nga, sabi ko sa'yo, ngayon, puro herbal lang ako. Hindi nga ako naggagamot na masyado, puro herbal lang. Kailangan, marunong kang tumingin, tama yung sistema na pag-aalaga mo sa ibon, tama yung pagtuturo mo sa ibon kung paano dapat mong gamitin. May 50% ka na sa guys. Kailangan mo rin na swerte. Hindi pwedeng sabi mo maganda bloodline mo, champion ka na, hindi totoo 'yun. Nung pwede ko pa sa malamatan ng mga kaibigan ko, unang-una, Pastor Adit Coleto, si Joy Loop. Marami akong naging kaibigan sa Bagong Silang, sila Boy Oliva, si Dondon Castro, sila Joseph Antigua, sila Anton Kadwa, Ernie Galisim. Yan, nandito siya kahapon. Yan ang mga naging kaibigan ko. Tapos ngayon, marami, si Marvin Rojas, yung mga nanonood sa akin, mga idol, tawag din na pala sa akin, idol eh. Ay, sa akin, maraming salamat po sa inyo, mga dating naging mga kaibigan ko, maraming salamat na lang. Marawi, Amerika, yan, mapanood ni ko niya, ni Randy Diaz, player ng US yun, naglalaro sa US yun. Saka si Nilo Medina, tawag na kanila, si Pogi Medina ang tawag nyo, nasa US din yun, kaibigan ko yun. Sila Arnel Raza, Sima naman yun, nasa Marco, taga Las Piñas. Si Ed, taga Ed Panganiban, taga Molino naman, nag-iibon din, mga bago nag-iibon. Puro Siman sila, nasa Marco. Si Alex, sa Mikawayan, Siman din yun. Mga naka-acquire sila, mga nakabilin sila ng ibon sa atin. Muli, ako po si Ding Ventura, coordinator ng Inispisi ngayon. Dito ako sa Rolling Hills, Novaliches Loading Station. Taka dito ako sa Junji Street, Rolling Hills Subdivision, Novaliches, Quezon City. Maraming salamat po sa inyo lahat, yung mga kapanood. Maraming salamat po.